kami ni mami ko ay nagkaayos na. Medyo, oo, medyo hindi maganda yung memories nun. Bad memories. Disclaimer, this video is for entertainment purpose only. So please don't take it seriously. Matet De Leon at Nora Honor, nagkaayos na matapos ang issue sa negosyo. Masayang ibinalita ni Matet De Leon na nagkaayos na sila ng kanyang inang si Nora Honor. Matapos hindi pagkakaunawaan dahil sa kanilang mga negosyo. Matatanda ang nasumama, ang loob ni Matet, nang maglabas si Nora ng produktong kapareho ng ibinibenta ng kanyang anak. Kami ni mami ko ay nagkaayos na, pagbabalita ni Matet sa kanyang Dear Mars Live sa YouTube noong Sabado, January 7. I think, I spoke too soon, when I said I didn't want to talk to her. See what anger can do. Gulat about what happened. Dagdag ni Matet, nagpadala ng mensahe ang superstar sa kanya sa pagsapit ng bagong taon, upang iwan na ang kanilang naging tampuhan. Nagchat sa akin si mommy na sana maging maayos na, maging okay na kami, kasi bagong taon, kalimutan na natin yung mga nangyari nitong nakaraan, kwento ni Matet. Who am I, not to say yes to that, and to agree? Sino ako? Wala. Wala ako. Ang Diyos nagpapatawad. Ang mali ko lang doon, sinabi ko na hindi ko na siya kakausapin, hindi ko pala kaya. Isipin din natin, may edad na si mommy. Hindi na namin patatagalin yun, siya mismo ang nagchat sa akin. Nilinaw rin ni Matet, na hindi lang nila gimmick mag-ina, ang tampuhan para ma-promote ang kani-kanilang mga negosyo. At sabi ni Matet, maaring sabihin ng tao na gumimik lang kami. Definitely, lahat ng taong nakatrabaho ko at naging kaibigan ko na kilala ako, alam na alam nila na hindi ko gagawin yan. Kami po ay mga tindero at tindera, simple lang kami. Bukod sa pagkakaayos ni na Nora at Matet, wala na rin dim anong problema si Nora sa iba pa niyang anak. Ito masasabi ko, si mommy, okay siya sa lahat sa aming mga anak. Okay na yon. Pagtatapos ni Matet, panoorin ang pahayag ni Matet dito. Okay, nagkaayos. So, we are live. How are you everybody? Kamusta po ang lahat? Kamusta ang holidays? Kamusta ang ano? 9 o'clock na yan, 9 o'clock na. Kamusta ang ng lahat? Hello po! Kamusta kayong lahat? I hope you all had a good holiday. Maganda ang holidays ng lahat. I can say okay naman for us, for our family. Magandang gabi. Aqua Del Mar and Maria Luisa po, na-miss ka po namin. Yes, ang tagal kong hindi nakapag-Dear Mars. Yung huli nating live, medyo hindi maganda yung memories nun. Bad memories. Basta kami, si Mami, makakatulog na ng maayos kasi wala nang galit sa kanyang anak niya, wala nang problema. Ako din, di ba, makakapag-focus na ulit sa ibang bagay. Kasi kita nyo nung nangyari yun, hindi ako makapag-content. Hindi ako makapag-live, talagang naapektuhan ako ng sobra. Malaking tinig yung nabunod. Oo, at maraming salamat sa Panginoon. Kasi, kumbaga niligay niya sa puso namin ni Mami Parehas. Kasi ito yun, bago mag-Christmas, I wanted to send Mami a message na ganun nga, na maayos na, ganito. Pero nauna si Mami. Mm-hmm. Dito ka. Nauna si Mami mag-chat sa akin. So, I think that's God's way. Paraan ng Panginoon yun para maging maayos ang lahat. And pamilya is pamilya. Oo, just nung nagkita pa kami ni Mami, and
dami niyang pinayo sa akin. Dami niyang pinayo sa akin. And it will help me with my current situation right now. Because kaya nagkaroon ng kalinawan na rin ng lahat. Okay na po. Ito ang pangit sa friend. And para sweet kayo. Wow! Nahibig ko sa ano, sa gusto ko sabihin nila. Ay, bakit mo tinatanggal? O sabihin. Ganyan lang mo. Baka sabihin nila, hindi na tayo close. Walang family na perfect. Anything goes yan. Whether good or bad, things happen kasi tao lang tayo nagkakamali. God bless everyone. Ayan. So, maraming salamat dun sa mga taong nakasuporta, mga nag-send ng good words. No? Dun sa mga hindi nag-send ng good words. I think I spoke too soon when I said I didn't want to talk to you. Yeah, siguro sabi mo yun. Out of anger. See what anger can do. Frustration, anger, and yeah. Gulat. Diba? But, gulat about what happened. Eh, nag-usap naman sila ni Mami nung araw na yun. Dito ka parang hindi ka kalahati. Nag-usap sila ni Mami nung araw na yun mismo. But yun, yun nga, syempre, tao lang tayo. Mm-hmm. Nag-chat sa akin si Mami na sana mayos na, maging okay na kami. Mm-hmm. Sana kasi bagong taon, kalimutan na natin yung mga nangyari nitong nakaraan. Who am I not to say yes to that? Sino ako? And to agree. And to agree with her. Kasi sino ako? Wala. Hindi ako ang Diyos nagpapatawad. So, ang mali ko lang dun, sinabi ko na hindi ko na siya kakausapin. Hindi ko pala kaya.